Day 2 of our Singapore trip, and wala na tayong pupuntahan today kundi magpahinga ako dahil nakapagod ako kahapon. And also grabe talaga, parang nararamdaman ko na yung PCD, post concert disorder. Hindi siya disorder, pero ayun, I'm going now sa Bugis to do some shopping konti. And ayun, sasakay ako ng bus. Ayun yung bus nyo. So, nandito na tayo sa Bugis Street. Saan? Dito daw makakakita ng pinakamurang mga pasalubong. Siyempre, hindi na nga tayo bumili ng merch kasi napakamahal. Bilhin ko na lang na ng mga $1, $10 na Singapore souvenirs. So, ayun, ang daming tao. Look. Pwedeng bilhin. May 2 for $15. Parang mahal. I know, 4 for $10. May tempered glasses. Parang divisorya ng Singapore ito. Ano tayo ng pinakamura? Walang nabili ang lola niyo, mahal din pala dito. Akala ko mura lang siya, pero ang mahal pala. Pero anyway, ala, hindi ko na mabuti yung stoplight.
wind in my hair. I was there, I remember it all too well. Photo album on the counter, the cheeks were turning red. Used to be a little bit of classes in the switch. Photobooth by Solice Studio ng Eras Tour Photobooth. So dito, pwede kang magpo-photo dito. Pili ka lang ng era and hindi ko alam kung magkana ito. Hindi nakalagay. Let's
find out. So punta lang kayo dito sa La Solace Studio. I think March 15 pa naman yung deadline ng designs na Aeros Tour. May shiny din sila. Di ba nag-concert shiny dito? Ayan, meron na akong rep photo. $10 siya actually. Di ba worth it na rin? If you have $10 to spare. So yun na nga, kung gusto niyo makamura ng pasalubong, dito kayo pumunta. Dito lang siya sa may Haji Lane, tapos turn left kayo dito, ayan. Ayan, pasalubong for my friends and families. I'm back here at Haji Lane. No, nagwa-walk na lang ako. Daming tintaan dito, mga Indian restaurants. Food Center. Ito ang
shooting location, one of the shooting location of Crazy Rich Asians. So, kakain si Crazy Poor Asians dito. Wow, may chicken satay. Ano na kaya yan? Tara, order tayo. Tikman na natin itong chicken satay nila. Nung pumunta kasi ako dito sa Singapore, nung first time ko dito, hindi ako nakatikim. Dahil, kulang sa oras. Saka ayaw nila ng mga food dito. Pinasyal ko lang sila dito for the food day. Ayaw nila. So, titikman natin. First try. Saan kaya? Masak ng peanut sauce. Masak ng sauce. Grabe. Wow. Sarap. Pag wala. Ang sarap. Sarap. Promise. Must try. So, tignan na lang natin. Pork barbecue. So, napagtanto ko pala yung in-order kong pork chicken. Michelin star pala siya. Ay, sorry. Michelin star pala siya. Kaya sabi mo, nagtataka pa, sobrang sarap. May anghang siya. Tapos, pag inulam mo yung chicken satay na in-order ko dito kanina, tapos nilagyan mo ng peanut sauce. Oh, heaven. Sarap. Like, you should try, ano, visiting this Newton, no? Food center. Kahit di naman kayo Crazy Rich Asians. Kahit poor lang kayo, pwede nang makakain naman kayo. This is only $6. So, magkano yun sa atin? For $2.40. O, oh, diba? Yeah!
Dito na tayo ngayon sa Marina Bay Sands, the shop, Seme. So, ang daming stories dito. Siyempre, mamamahal ng mga ano dito. Kaya kumain ako sa Newton. Wala lang. Ikot-ikot lang ako dito before my reservation sa taas. Kasi iinom ako doon sa taas. First trail na nakita natin, 1989. Okay. Kasi daw. Humila daw. So, ayan ang 1989. So, ito na nga yun. Yung 1989 ni Taylor Swift. Ito yung trailer. Ang ganda nga. Old man. It's good. It's good, you know? One thing to take note na kung gusto niyo pumunta dun sa taas ng Marina Bay Sands, dun sa barko dun sa taas, imbis na pupunta kayo dun sa ano, sa admission M, na $32 siya kapag wala ka pang Marina Bay Sands na card. Punta na lang kayo at mag-check-in, mag-ano dito sa labo. Mag-reserve kayo diyan ng restaurant, then kumain kayo or yung drink lang, yung pinakamurang alcohol drink na mabibili nyo. So yon, I have to go, iinom tayo for the success of our tour, the Eras tour. Eras tour, sige na. Oh, diba? Life hacks! Ang bango, mag-check-in ako dito sometime. Diba? Ang ganda ng view, di ba? Sabi ko sa'yo, libre lang pumunta dito. Basta mag-reserve ka lang ng seat dito. Because 4 a.m. ako, 4 p.m. ako nag-reserve. Meron silang sundowner menu na it ranges from $12 to 18 Singaporean dollars. And I think sulit na to. Makakainom ka pa. Yung $32 mo dun sa admission, hindi ka makakainom. Di ba? Kailangan natin alcohol sa buhay natin. Di ba? Saka one thing to note that yung mga employees dito, lahat na nasa Marina Bay Sands, puro mga nakikita ko, mostly mga Filipino. Like, makakatuwa lang kasi diba, syempre malakas ang lahi natin, diba? Marunong tayo mag-English with speaking communications in English, and also we are patients with all the people, eme. Pero yun na nga, kasi sundowner menu, ito lang yung dapat ko order. Oh, they have garlic bread. I might order you. No, I'm only here for the drinks. So, yeah. So, nandito na tayo. Drinking beer for $12. Ewan ko kung kasama to sa pressure. Pero, tingnan natin yung bill mamaya. Pero, this is only $12. So, sulit na siya for what it is. Plus, the view of the gardens by the bay. The bay itself. I don't know if you are allowed to go to the city view. Later, I will ask them. This is Singapore. Ang ganda niya. You can see there the ano. Ito lang yung binayad ko, $12. O, tignan mo, diba? Kasi mag-entrance ka dun, no, na $32. Ano, ang ganda talaga ng view, guys. Look. Oh. It's Singapore economy. Look. Ang ganda, oh. And I only paid $12 of it, so it's a crime to pay $32 to get there and you don't even have a drink. So yun, reserve na kayo dito. This is the ultimate life hack of mine. Ganda.